Tunay na sagana sa mga higante ang Isla Pamilakan. Pero ang isa sa mga higanteng nakita ko hindi sa dagat, kundi sa kamay ng mga nagkakatay dito. Isang pakpak lang to. Napag-alaman namin na ang dalawa rito ay Devil Ray. Kasi hindi naman to kasi buwan-buwan to ganito eh pinukuha. Bakit ayaw niyo mag-ganon dolphin watching? Hindi, mayroon naman. Kaso lang, oo, kaya lang, yung iba may mga sasakyan. At ano yung mga mahi... Hirap talaga, wala kami mga sasakyan. Wala paano pa namin dolphin watching eh, wala kami sasakyan. Saan? Hmm, parang karne na ng ano? Parang karne na ng baka? Wala. Nung umikot kami, nakita pa namin yung mga nagpapagi, ano. So nakita namin na meron silang kinakatay ng mapagi. And sabi nila, ito na lang yung parang bumubuhay sa kanila pag season ng pagpapagi at saka pagmamanta. Na nagulat ako na halos yung mga tao doon, yun ang busy sila dahil nagkakarne sila. Biyaya ng Panginoong Diyos kasi kung minsan taong-taon wala kami hanap buhay. At ang isa ay ang giant manta. Anong party po ito? Sa ano niya, madang ulo. Sa sungay. Ay, dami. Ito yung ilalim niya. At bawon mo. Ito yung ilalim niya. Saan pa? Pinagbabawal huliin ang ganitong uri. Mabagal magparami ang mga Devil Ray at ang Giant Manta. Kumpira sa mga isda, libo-libo kasi kung mapisa ang mga itlog nito, no? Kumpara dun sa Devil Ray at saka mga Manta Ray, kung mga anak lang ito, isa hanggang dalawang offspring. At kung mga anak ito, either taon-taon lang siya, isang beses isang taon na isa hanggang dalawang anak, or medyo hindi siya maganda mag-reproduce, aabutin pa ng dalawang taon bago mag-produce. Na-encounter ko yung mga babae na nagkakatay doon. Sabi nga nila, yun na masama din ang loob nila dahil pinagbawal. Dati yung huli nila ng isang whale daw, tumatagal yun ng 6 na buwan. Kung nung pinagbawal yung... Kaya nga dito, binabawal na yon. Yung mga mga babae ito, may asawa na pumunta na ng Maynila, naghalap buhay, nagtatrabaho na lang kasi binawal na kasi. Pakita pa namin pamilya namin eh, pag nandun kami sa Maynila, minsan dalawang taon, minsan rin makauwi. Yun lang ang problema, may pera ka nga. May pera nga, pero hiwalay ka naman sa pamilya mo. Karamihan sa kanila, naka-experience na ng trabaho sa Maynila. And bumabalik lang sila pag piyesta. Kumikita nga naman daw sila, pero malayo sa pamilya nila. So para silang naging overseas worker na hindi naman ganun kalaki ang kita. No? Kung makikita mo, doon sa may dalampasigan pa lang, hilihilera na yung mga karneng kinatay ng mga manta rays. At binibenta daw ito sa mga taga-Bohol dahil delicacy daw ito sa kanila. Merong isang parte doon na hindi nila alam kung bakit napakamahal. Ito yung hasang. Ito daw yung pinakamahal na parte, no? Yung hasang, yung gills. Wala siyang umoy. Yung gills niya. Tapos ito yung karne niya. Dinadaing. Dinadaing. Pwedeng ikrito, pwedeng ihaw. Wala nang asin-asin yan. Wala. Hugas lang yan sa dagat. Pwede. Yan ano, adobo. Napag-alaman namin mula sa internet na talamak pala ang bentahan nito para sa Chinese medicine. Sa paniniwala na nakagamot ng iba't ibang sakit. Ito ang kabilang mukha ng Pamilakan. Kung ang isa ay yumakap na sa turismo at pagprotekta
sa mga butanding at balyena. Ang isa naman ay di pa tuluyang maiwanan ang pangingisda ng mga higante dahil hindi raw sapat ang kita sa turismo. So sabi nila, no, parang ngayon lang nangyari ulit to, yung marami silang huli. Isip nila parang biyaya sa kanila, no, maraming tinanggal sa kanila na bawal. Pero yan ang kabuhayan ng tao dito. So, pag pinagbawal lang isang bagay na dapat nilang kinabubuhay, dapat bigyan sila ng alternatibong kabuhayan. Sa loob ng 11 araw, marami kaming nakilala at naging kaibigan. Isa sa mga naging kaibigan ko dito sa isla ay si Ben, you know, isang Norwegian na nakapangasawa ng local dito. Cloth or anything? Just a cloth. Dahil walang tubig tabang sa isla, kumokolekta na lang si Ben ng tubig mula sa ulan. Everything here is emergency, more or less. Meron sa bubong, naglagay siya ng rain collector. Disposes here, make sure everything is clean. And just close there and open there and fill up the drinking water. Yung ulan, iniipon niya doon, tapos gumagamit lang siya ng simple screen. Ano? Ito yung ginagamit sa mga bintana, sa mga windows natin. Tapos para lang hindi pumasok yung mga debris. Meron siyang tela sa loob na binabara ng iodine. Tapos sabi niya, pwede na raw itong tubig inumin. Kaya bawat ulan dito sa Pamilakan, kung mahirap para sa aming nagdodokumentaryo, ay biyaya para sa mga taga-isla. Bago umuwi, naghanda kami ng isang piging o handaan. So ito, isang celebration para sa mga nakita natin dito sa Pamilakan. Naisip ko rin na dapat mag-celebrate tayo dahil napakaganda ng pangyayari dito sa Pamilakan. Inimbita ko sila lahat yung mga kasama namin dito sa expedition sa Pamilakan. Papasalamat kami lahat dito sa Pamilakan na andito kayo. Saka ma-invite yung mga iba-ibang tao na pumunta rito para sa kabuhayan namin dito sa Pamilakan. Sana bumalik kami ulit dito. Ang ganda ng mga pinakita sa amin ng mga tao dito. Welcome na welcome kami. Bakit nga ba kailangang i-dokumento ang mga higante ng karagatan? Documentary shows, you know, internationally, they do this already. Pero hindi naman lahat ng Pilipino may access sa ganong channel, ano. Tayo, sa buong Pilipinas lumalabas para ipakita sa mga Pilipino na dapat mahalin natin yung mga hayop na dumadaan dito sa Pilipinas. Dapat mahalin natin yung environment natin kasi maswerte tayo, binibisita tayo ng mga balyena at saka mga dolphins na ito. Hanggang sa susunod na paglalakbay, ako si Doc Nielsen Donato, born to be wild.